Nagluto ang aking chefbot na isang teokbokki. Ang kanyang Korean dish na teokbokki na napakaanghang. Ito ay may sausage, meron siyang rice cake, meron siyang fish cake, and lake, and whatsoever chili paste na ginagamit niya. Chili powder over there. Ayan ang itsura niya, ang kanyang teokbokki. Yes, hindi po kayo mapapaniwala, ang aking boss ang nagluluto niya. So tala, itatry natin ang kanyang luto. Ating itong i-judge kung masarap ba ito. O, maanghang. So tara na. Nagbigay siya sa akin ng pagkain na ito. So, saan ka pa? Ang iyong chef, ang iyong boss, diba? So, ang iyong chismakers, napakaswerte kasi imbis na ako magluluto, siya ang nagluluto. At sa akin, natitikman ko lahat ng mga luto ng Korean dish ng for free. Ayan ang aking kakainin kasi hindi po mahilig ang iyong chismakers ng napaka hot and spicy. Yan ang ayaw kong pagkain. So, itatry ko kasi nahihiya naman ako kay boss. Baka naman sabihin niya na bakit ayaw-ayaw ko pa sa sasko. Diyos mio, unang tikim ng aking sausage. Ayan ang sausage niya. So, medyo masarap-sarap naman pala siya. Mouth-watering, pero yung anghang niya habang tumatagal ay napaka-anghang niya talaga. So grabe. Ayan ang chili powder na ginamit niya. Chili, imagine mo, chili powder, chili paste, at ever chili pang nilalagay dito. Super anghang. Ayan. So, aking itatry naman ang, ayan, ang rice cake nila. Ang rice cake ay tinatawag na galapong sa atin. Yung galapong natin medyo malambot-lambot pa siya. Etong kanilang rice cake is super sticky, super kunat, super talaga. Kailangan mong ngayon, take note, kailangan yung kainin niya ng mainit. Hindi pwedeng kakainin na malamig yan kasi grabe. Para siyang bato at saka para siyang goma na makunat pagka malamig siya. So, it's better to eat na kainin na siya ng mainit-init. So, I will third taste naman. Ang aking taste ay ang fish cake. Ang fish cake naman nila. Ayan ang itsura ng fish cake nila. Ang fish cake ay parang kikiam sa atin. Kikiam na siya na ang kikiam ay pinabilog. Ito yung fish cake niya ay pinalapad. Kaya ginawa, kaya tawag sa kanya fish cake kasi para siyang hinugis na cake niya. Pag sinabi kasi ng flat cake sa kanila yan. Flat. Flat. Ewan ko, ba't isa ganyan ang mga pagkain nila? Ah, huwag na natin itanong kung ano-ano pa. Ayan ang tsura ng kanyang niluto na teokbokki with no soup. No soup, yes. Pinatuyo siya. Imaginin mo lahat ng mga silly paste powder na lagay dyan. Ayan ang kahinatnan niya. Hindi ko alam kung matatapos ko itong pagkain na to. Kasi super hot and super spicy siya. So, ayan. Kahit na ako'y gutom na gutom, alam nyo ba yun? Pero pinipilit kong kainin kasi nahiya ako. At saka na-challenge ako dito, no? Siyempre, nandito ako, nanonood kayo. So, na-try natin yan kahit hindi natin alam yan. So, saan na makmak na tubig ang aking ininom dyan? So, just mako, ayan. Pero pag nakita ko naman yung boss ko kumakain, sarap na sarap siya, parang walang anghang sa kanya. So, ibig sabihin yan is yung kanyang palasa for the hot and spicy ay ganun nakataas ang level. Pero ako, konting spicy lang siya. Grabe, namumula-mula ako dyan pagdating sa dulo niyan. Pinipilit ko siyang tapusin. Mas bet ko siguro siya at mas may enjoy ko siya pag konting-konting sili lang ang ilalagay. Kung ako ang magluluto nito, konting spicy lang ang aking gagawin para aking ma-enjoy ito. So, thank you so much, Chef Boss. Sa akin, Chef, so, nagluluto siya. Marami siya niluluto. So, natitikman ko lahat ng mga pagkain, mga pinupost ko ay galing sa kanya. Kasi, isa sa mga Chef, saan ba kayo? No, ako ay taga-taste ng mga luto ni Sir. So, thank you so much dahil sa kanya. Nakakatikim ako ng mga Korean food na nakikita ko lang sa Korean pop, Korean drama. So, ganito pala kumain yan. Dapat naging chopsticks din. Pero, hindi ko nakayanan. Ayan, sinipo na ako yung sismakers dyan. Yan. Grabe ang pagkasipon ko dyan. Hindi ko nga maubos-ubosin kasi konti nga lang yan eh. Pero hindi ko kaya ubusin. Napakanghang talaga. Isang bite, sanda makmak na tubig ang inumin mo. Grabe. Nabusog ako sa tubig. Siguro yung mga kagaya ko na ano, yung ano, mahina sa spicy. Grabe. Talaga yung dila ko dito. Talagang pasong-paso na siya. Imagine niyo sa isang kasarola na konti-konti lang ang niluto, ilan
chili paste ang ginawa doon. At chili powder, halos makalahati na ilalagyan. Hindi ko malaman bakit ganun yung taste ni sir. Super anghang, hindi ko alam kung gusto yung pakain ito or whatever eh. Kasi parang ang anghang niya, grabe. Namumula-mula yung mukha ko dyan. Hindi nyo nakikita. Hindi ako tisay pero namumula-mula talaga yung mukha ko dyan. Talaga hindi ko na malaman kung anong kakainin ko dyan. Halos pag isang bite tapos matapos ako. Parang gusto ko na siya lulukin that time. So, bet, kung kayo ay gagawa nito, kung kayo titikim ng pagkain nito, sana sabihin nyo kung kayo mataas ay spicy. Kasi kung hindi, huwag nyo nang pilitin. Napakamahal ng pagkain nito pag binili mo sa labas. My God. My gosh, hindi nyo ating kakayanin ang budget natin. Kasi ang pagkain nito sa labas nung ako'y titikim dapat nito is nagtanong po ako sa kanilang grocery sa Kang's Grocery. It's 200 pesos sa maliit na lagayan lang. So, kung hindi niya siya kayang kainin, no, I said no to you. Pero masarap siya. Sarap siya kasi ito yung authentic at saka ito yung kanilang sikat na street food na street food sa Korea. So, teokbokki is ito yung delicacy nila. Kung sa atin eh, fishball, turuturo, kikiam, and then whatever yung tusok-tusok, kwek-kwek sa kanila. Ito kanilang street food na masasabi. Nakita nyo naman. Ay, grabe. Nag-init yung ano ko dito na mula dahil sa manghang na kinain ko na teokbokki. So, grabe. Grabe.